Sir RD, ano pong mas matimbang? Alam nyo, naipit ako dyan sa sitwasyon na yan noon pa eh. Pero, ano pa, nung chief city director ako ng Davao, si Mayor, si Inday ang Mayor, Vice Mayor si Pierre Arde. Apo. Sabi ng media, tinanong ako, Sir, sabi ni Inday Sara, Sir, ni Mayor Inday na, una muna in-interview si President Duterte. Sabi ni President Duterte na, dali lang ha, okay lang, magkwento ako. Okay lang. Gusto namin ang mga kwento nyo. Sabi ni Mayor Inday, kadayawan yun, yung festival ng Davao. Declare siya ng gunban na sa buong Davao. So wala pwede magdala ng baril. Tinanong ngayon si Vice Mayor Duterte, yung ama. Sir, ano masasabi mo sir sa gunban na implementar ni Mayor Inday? Sabi ni Mayor ni President Duterte, then Vice Mayor Duterte, yung ama. Sabi niya, hindi ako susunod dyan. Dahil ang susunod ng gunban dyan, yung mga law-abiding citizens lang, yung mga criminal, magdadala pa rin ng armas yan. Hindi ako susunod dyan. So, bumalik kay Mayor Inday. Sabi kay Mayor Inday, Mayor, ano yung sabi ni Vice Mayor Duterte na hindi daw siya susunod sa gunban mo? Sabi naman ni Mayor Inday, sige, gawin niya yan at ipapahuli ko siya kay Bato, yung aking city director. Pumunta ngayon yung media sa akin, nagtanong. Ano yung sabi ko na, sabi ni Mayor, na ipahuli mo ito yung Vice Mayor kung may dalang armas. Sabi ko, sandali lang, sa ngayon, ang boss ko ay ang Mayor. Yes, at that So, susundin ko yung Mayor kung anong order niya. Ah, ganun pala sir. Sige sir, sabi ng media. Pagkatapos yung usap, tinawagan ko kagad si Mayor, si Vice Mayor, yung ama. Sir, ito yung sagot ko sa media sir ha, na sabi ko, susundin ko si Vice Mayor ha, baka mag-alit ka sa akin. So,